Okay, mga katoto, muling pagbabalik. Matagal-tagal tayo, hindi nakapag-vlog. Buong akala ko kasi, member lang ako, busy rin pala ang likod ninyo. Marami tayong inayos at tinapos na mga dapat natin unahin. Pasensya na kayo at ngayon lang uli ako nagbalik. Kami pala. Dahil sa mahal ko kayo, hindi ko kayo malimutan. Sayang naman yung pagkakataon na nagkakilala tayo. So, Ipap, mayroon akong bagong vlog na gusto kong i-share sa inyo. Baka may mga bisikleta kayo dyan. Itong bisikleta kasi na to, galing ko sa kumpare ko, bagong bili niya. Hindi naman to bago, pangalawa na siya sa may-ari. Gawa na kasi yung bisikleta niya. Nawala din, gaya ng bisikleta na ikinwento ko sa inyo dun sa may tarian namin dun sa may Napocor, dun sa gilid. Nawala din yung bisikleta niya. Bagamat luma na yun, tsaka maraming kalawang, masakit sa amin yun pag nawawala kami ng bisikleta. Kung nawalan ka na, sigurado naman, alam ko rin yung naramdaman mo. Masakit sa'yo yun pag nawawalan tayo, lalo na kung importante. At ginagamit natin sa paghanap buhay. So wala siyang nagawa, inaanap din naman niya, ginawa niya yung effort niya para makita. Ganun din naman kami bilang kaibigan, kapwa mangingisda, mga kabaro natin, tumulong din naman sa paghanap. Kaya lang, napakalinis kasi ng pagkakawala. Mali natin, darating din yung nung araw na makikita sila ng bisikleta, kagaya ng pagkikita namin ng bisikleta ko. So bumili siya ng bago. Itong ang may-ari nito, tindera ng isda. So, naibenta sa kanya ng, hindi ko alam kung tatama yung presyo ko, 1.5 daw ang pagkakabili, hindi ko alam kung natawaran. Ang mahalaga, nagkaroon na siya uli ng sasakyan. Kasi, kagaya ko, malayo din kasi yung pangisdaan namin, pupunta pa kami doon sa kabilang tulay, para lang medyo magaang yung pagpunta namin doon. Kasi kung lalakarin nga naman, sobrang layo, may 1 kilometer din. Tapos may bibig ka pa pauwi. Dala mo pa yung mga lalagyan mo, timba, yelo, tsaka cooler, pupunta ka doon. So, abala. So, kailangan ng isang kabayo. Ngayon, yung ngayon yung kumpare natin, ang pangalan nun si, pangalan nun ba? Sino ba yan? Leonie. Oo, si parang Leonie. Arosero. Oo, shoutout sa'yo pare. Masipag yung kumpare natin na yan. Bakit ka mo? Kasi, ano yun eh, sa umaga, ang hanap buhay niya namamana, pero mangingisda rin siya, no? Namamana siya, ang mga napapana niya, lapu-lapu, malalaking tilapia, agwas, torsilyo, saka, ang patawag dun sa, ano, mamali, yung malalaking isda. At marami pang iba. Sobrang sipag nitong tao na to. Pagdating sa hapon, bumabalik pa to, namimingwit pa. Oh my God! Hindi lang ang pahinga. Wow! Sa tao na to. Kaya, tutulungan natin siya para magkaroon dito, tutulungan natin siya para maibalik yung dating posisyon ng bike niya. Kasi ako din gumawa ng ano nun eh. Ng lagayan dito na PBC. Mahirap din siyang gawin, pero kung gusto nyo rin sumabay sa akin at may bisikleta kayo, sa malaking tulong kasi yon yung merong carrier dito sa unahan, yung pinakaupuan, yan yung nilalagay yung timba. Yung timba. Misa ng boysel o kahit anong uri ng lalagyan na pwede niyang ilagay. Tapos, malaking bagay na sa kanya. Siyempre, hindi niya na bibit-bitin. Pinaka-carrier niya. So, gagawa tayo, kung meron kayong bisikleta dyan at nanais niya rin magkaroon ng project natin na nagagawin natin ngayon, pwede naman po kayo sumabay. Ano? Siyempre, kailangan, pag gagawa tayo nito, meron tayong tiyaga. Mahirap man siyang gawin, pero hindi sa punto na yung mahirap na yung isang beses na nung kumakain sa isang araw, hindi ganun ha. Mga katoto, hindi po ganun. Ang hirap kailangan ng tiyaga, tapos tamang oras, huwag nating madaliin kasi yung pagdarang ng PVC na ilalagay natin dito, masyadong makapal siya, 3/4 ang size niya. So medyo mangangailangan tayo ng oras. Ano mga katoto? So itong bike na to, hindi natin magagawa dito sa area na to. Ipapalik natin din sa taas. Kukunin natin yung materials. Papaliwanin ko sa inyo kung paano tayo makakuha ng mixing
Nexting pagdidetalye para mas mabilis nating magawa yung career dito sa may unahan ng bike. So ipapalik mo tong bike na to tapos mag-uusap ulit tayo. Ah, okay mga katoto, babalik ako. Bike, mga toto. Yan, hindi natin dyan. Test natin. Ito ang gagawin na, gagamitin nating materials. Ito, malaki. Nakulit ko to eh. Kitama siya ng ano. Kada lang na tayo makakita ng mga ganitong PVC, mga katoto. Ito ang bagay dito. Sa bisikleta na to. Ito yung mga bagay dito na materyales sa bisikleta na to pang carrier. Pakatin lang natin mga katotong gani sa kalapan. Kaya lang, mayro plano. Umot muna konti. Yung medyo malayo na. Susukatin natin. Sa una at saka sa labas, 11 siya. 11 inches. So, sa loob, 9.5 o 9.5 ang size niya. So yung kapal niya mga katoto, 3/4 siya, 3/4. 3/4 ang kapal. So saktong sakto. Hindi siya lulundo. Okay. Ngayon susukatin natin kung gaano kahaba yung lalamunin nito. Kasi tutupian natin yan mula dito. Yan kasi dapat kukunin natin ito eh. Para hindi siya mag-twist. Umikot. So maglagay tayo ng 4 inches. Tutok natin dito sa dad. Dito hanggang dito. So papalo siya ng 20 inches. Palo siya ng 20 inches. Yan, para makuha natin yung sukat ng bilog na to. Pag naunat natin siya, makuha natin yung saktong, o hindi man sakto, malapit dun sa pinakasentro ng sukat. Kailangan meron po tayong panukan. Kasi kung itong metro, alanganin ko eh. Kasi may space pa siya. Ito, may tali tayo dito. Pinapag lang natin siya ng palatandaan. So, ito may crack. Dito tayo mag-start ha, mga katoto. Tandaan nyo. Susukatin natin siya ng tali. Sa loob ang sukat nito, mga katoto ha. Pero alam ko, pag sa loob mo kinuha ito, mayroon pa itong allowance na 1/2 inches. O basta 1/4 ganun, basta sa loob sa kanya. So magkamali ka man ng konting linyada, may sobra naman siyang konti. So hindi ka pa rin nagkamali. Meron ka pang ipipinish. Yun, natapos natin. Nandito yung gatla. Tayo nagtapos. So mga katoto, ang discarte dyan, susukatin naman natin to. Ang kailangan natin dito mga katoto, eh 20 inches lang. So sapat na siya para makuha natin yung tamang sukat. Ngayon, halimbawa, uunahin po natin lahat. Ang haba niyan, dahil nakapagsabi, ang haba niyan is 30 inches. So 30.5 yan pag na-finish. Biniyak mo siya dito, pag-inunat mo siya, ang haba niya 30.5 inches. So kailangan lang natin 18 inches. So 18 inches. Tandaan muna natin dito ng marking. Markingan natin tapos 0 kayong ruler. Kasi silipin lang natin to, okay na basta marunong kayo siguro sumilip ng diretso, no? Kahit magkamali ka dito ng 1/2 inches na lumis, kaya pa natin abuling yan. May konting diferensya. Ayan o. Medyo
tuwid na, no? So, markingan natin. Ito yung tayo mag-start ng line. So, ang kailangan natin, mga toto, 18-20 inches lang. Kung may marking tayo dito, yan tayo mag-start. Kukuha tayo ng 18 inches. So, cutin muna natin yung tali. Pumalito tayo. So, 18, kukuha tayo. Ay, kukuha tayo ng 20 pala. Cutter. So, nagkamali. 20 inches ang kailangan natin para dito. So, hindi natin sasobra. Hindi natin kukulangan. Meron mong sumobra konti. So, yan, 20 inches. Tutupiin natin siya. Kukuha natin yung 20. So, ito yung 20 inches niya. Mag-start tayo dito sa loob, ha? Sa loob, mga katoto. Ilalapat natin din sa pinaka-lobby ng ano, ng tubo. Ikot natin. Nakikita nyo ba? Ulitin ko niya, ha? Ang hindi nasundan. O ba? So, ito yung line. So, 20 inches. Ulitin ko, 20 inches ang kailangan natin para dun sa carrier. Ulitin lang natin para masundan. Kasi mahirap magkamali, mga katoto. Kasi yung materialis natin, bihira natin makita siya. So, ito yung 20 inches niya. Hindi ko na muna puputulin yung tali. Sayang. Ito, madali naman sa tandaan. So, 20 inches dito sa loob, kukuha. So, didikit lang natin. Yan. Sa labi. Yung 20 inches dito yung mahaba, ha? Labi sa labi. Dapat sakto siya, fit. Yun, no? Saplaan natin. Ayan, yun na. 20 inches. Mula dito, paikot hanggang dito, 20 inches. So, lalapatan naman natin yan. Straight natin. Straight natin. Yeah. Yan, mukha naman tuwid na. Yung pagkayaano kayo, langarin, silipin nyo lang siya. Tuwid na. Dapat ano yan, balance eh. Yung pantay dito, pantay din dito. So, yun yung cutting natin. Nakuha na natin, mga katoto. Break na, break. So, nakuha na natin yung haba niya. Mula dito, hanggang dito. So, yung lapad na lang. Madalas ang ginagawa ko dito, yung lapad niya, for any half. Kasi pag 5, sasabit na siya sa hita. Itong kahoy na to, so, alanganin sa 4, 4 and 3, 4. For any half, mga katoto, ang kailangan natin. So, tingnan natin. Yung pinakamalapit na size. Kasi, hindi naman perfect na pagkakaputol eh. So, may mga ano, may mga paleng. Ilag tayo na mas malapit. Yung pinakamalalim katoto, yun yung kuha na natin sukat. So, mataas to, ito malalim. So, ito yung pinakamalalim. At dito, ito yung kukuha tayo ng for any half. For any half. Ayan ah. For any half inches. Kuha kayo ng pirasong papel, karton, kahit anong karton. Basta, hindi yung palabas, ha, karton. Karton ba tawag doon? Karton yun eh. O yan. Kung kasaulado nyo na pumina ng ano sa lagari, mas maganda kahit linya na linya. Pero para makasigurado tayo, kahit broken line, pwede naman. Ito, nagkatugma naman. Kung meron kayong lapis, pwede rin lapis, pwede yung chok. So, ang kukunin natin, yung area, yung ito, hanggang dito, sa kabila. Sa may iwan to, hindi natin kukunin yan. Kasi sayang naman, kung puputulin natin yan, kasi unap natin, baka may paggagamitin tayo. So, yung malaki pa tong area, ano na to eh.
baka pwede natin gawin sangkalan yan o kung ano-ano pang magagawa natin dyan. So, pag kinap natin, i-exe. So, ang kukuli lang natin, cut-out natin yung kailangan lang natin. So, umpisa na natin lagariin, ano, mga katoto. Tapos natin lagariin yan, uunatin na natin, doon na natin ikakasa. Ha? Okay? Pesto lang natin yung camera. Tapos, dyan diretso na tayo. Nakakantabi sana kayo. Sana huwag po kayong aalis. Tapusin natin yung video. Para may makuha din po kayong karagdagang informasyon para makatipid kasi. Ayun mga katoto, mas mainam na gawing carrier yung PVC yung gagamitin natin dito sa front. Hindi kagaya kasi ng kahoy, gagamit ka pa ng pandikit, tapos may paku ka pa. Kung medyo may pera ka, umiga mayroon ka pang ibang pampatibay, kagaya ng tornilyo. So, magastos. Tapos hindi naman siya ganun katagal magagamit. Kasi yan, pag naulanan o naarawan, siyempre ang kahoy, may space and oven eh. Ano yan, nalilitis. Namumulbos. Hindi kagaya ng PVC kasi to. Solid siya eh. So, pasok na natin to sa lifetime mo. Pang lifetime mo. Pang heavy duty talaga siya. Sabihin na natin, sumunod na lang siya sa ano, sa mga steel. Pagandahan sa kanya, plastic. Hindi siya kinakalawang o rust proof siya. Okay mga katoto, nakuha ba? Okay, tandaan, wala po po yung alis. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hinihiling po sana namin na makapagsubscribe na kayo para patulungan nyo ako. Siyempre, natulungan ko rin kayo. Palitan lang po tayo. Marami pong salamat yun sa mga sumusuporta at mga bagong subscriber ko. Marami pong salamat mga katoto. Umpisa na po natin. Okay?
natin yung metro, may migid na tayo mga katoto. Hindi na lang muna, nakatamad ako makatlataas. Nakapapagod din. So, tatandaan natin 4 inches. Ang itutumba natin, ha. Gawin natin 45 degree. 4 inches. Tatandaan natin 4 inches. Tapos, siyempre, sa kabila rin, 4 inches. Pagkasalubungin natin yan. 4 inches. Diyan tayo tutupi, mga katoto. So, palalambutin na natin to. Mga katoto, pagka nagpapalambot ka ng ganito kakapal, dapat medyo mag-aantay tayo ng tamang oras. Habaan natin yung pasensya natin dahil sobrang tagal talaga nito. Aabot ng kalahating oras to. Para hindi siya masunog, dapat dahan-dahan lang yung, para bang naglilitsyon lang tayo, hindi puro pirmis. Kasi masusunugan tayo, pangit. Tapos yung tiplada nito, dapat labas at loob yung pagkakainit. Kasi kung sa labas lang, mabibitakan to sa loob. Mababasag. So dapat, ano siya, balanse, pantay lang yung init niya. Dapat lahat mapalambot. So antayin na lang natin, ha. Na lumambot. Kung may plies kayo mga katoto, gamitan nyo ng plies kasi mabigat eh. Tsaka ano, nakakangalay. Yung kamot to, mapapansin ninyo mga katoto. Pangit siya tingnan, pero may paraan pa tayo dyan. Itatago na lang natin yan. Ilalagay na lang natin siya sa ilalim. Tutal yung loob, makinis naman. Itong ilalagay natin sa ibabaw. So, lapati na natin mga katoto. Okay mga katoto, hindi natin kaya ang biglain. Pansin mo dito mga katoto, matigas siya. So gagawin natin, unatin muna natin yung iba, yung mahaba. Tapos sa kanila ulit tayo umuwi dito. Hindi siya pwedeng biglain kasi matigas. Matigas siya katoto. Basa ang basa, mas maganda, mas mabilis siya matuyo. Tsaka mas mabilis siya tumigas. Hindi natin pwedeng biglain. Baka magdugo. Yan, kaya ang ini.
gagamitin na natin to. Simula dito sa 4. Hanggang dito. Tapos i-bend natin. Nung pag-anon. Pag-anon ng bend. Tara, ito to. Okay, pwede na to. Ito. Eh, tutuloy na natin yung bending. Yan, toto. Siguro okay na to. Habang malambot pa siya, ma-adjust pa natin ng konti. Pupanig natin sa taas. Titingnan natin kung ano mas babagay sa pagkakalagay niya sa batalya. Okay. Balik tayo sa taas. Malapit na tayo matapos. Huwag po kayong alis. You
mga katoto, yari na po yung ano, yung pinagawa sa ating angkasa na upuan dun sa unahan ng bike. Papakita po natin, ito po, yari. Kung paano siya ma-adjust, eh, nilubagan lang po natin ito. Binagi lang natin dun sa sistema ng pagkakayari. Alam ko kung hindi ako nagkakamali, ito yung mga Japan bike. Original to kasi may kabigatan eh. Iba yung ano niya, yung pinaka-tube niya ginamit sa kanya, sa batalya. So kakalasing ko lang, para makita nung may-ari kung nanonood, shoutout sa'yo. Nung una, hindi natatanggal to eh. Linis ko lang, yan, natatanggal na siya. Sa kanya lang matatanggal to. Ito yung ginawa natin mga katoto ha. O kanina, ano yan, naka-carb yan. O ngayon, lapad na. So, matibay siya. Hindi kagaya ng kahoy, angat yung camera. Hindi kagaya ng kahoy, pag gumawa tayo ng kahoy, maaaring, ano yun eh, na paglipas ng mga ilang taon, o buwan, ilang taon, o panahon, maaaring ano yun eh, rumupok. Gawa ng ang kahoy kasi, merong oxygen sa loob yan eh, umiimpis siya, at saka nagkukonsume siya ng tubig. Kapag nauulan na arawan sa lumalambot, nagbabago yung texture niya, madali siyang masisira. Hindi kagaya nito na solid. So ibabalik lang natin kung paano pagbalik. Ganito lang po. Yan, una natin dito sa may upuan, sa may poste ng upuan. Tapos yan. Yun o. Tapos pwedeng na-adjust sa may upuan, pwedeng idikit. Pwedeng iangat, depende sa implantang gusto nyo, sentro lang natin ng konti. So, sige pa natin mga katoto ha, umaangat yung ano nya, halilod. So mga katulid, safe din to sa magnanakaw, baka matipuhan ng mga magnanakaw o makursunodahan, hindi siya agad matatanggal. Kung hindi niya alam yung sikreto na pag-adjust muna dito bago siya pakawalan. Okay, sa sample lang natin na wala tong makatoto, tansya ko lang ha, kung sa akalaman ko etong ginawa natin na to na carrier dito sa unahan ng bisikleta, wala tong disadvantage eh. Sa palagay ko, yung advantage lang ang ipapaliwanag ko. Meron tayong dalawang modelo dito na magpe-perform. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano ha. Papakilala ko nga pala sa inyo si Yeye. Oh, kayo mga katoto. Tsaka umaking ko rin. Ira. Sample ko lang. Halimbawa, aangka sila. Ang advantage nga pala nito mga katoto. Halimbawa, single ka. So, walang kasama, kaya nga single ano po. Halimbawa, maging isda siya, kagaya ko. Kasi wala tayong mga isda ngayon. Alam mo yung may mga isda natin. Sabi ko naman sa inyo, katulad kanina, yung may-ari nito, paggabi, namimingwit sa umaga, namumana. So, ang ginagawa niyan, ang timba niyan, kapag puno ng uli, inilalagay yan dito. Diba? Tingnan mo, secure na secure yung timba. Bago kasi makaisang timba, alam niyo ba kung gaano kahirap mapuno o gaano ka habang pagpipigil hininga bago mapuno at saka mas bago dumami yung huli mo. So dapat i-care mo siya kasi ito na yung pinakasahod natin eh, ito na yung pinakasweldo natin. So kailangan nating ingatan. Okay ba yung mga katoto? So pagka ganito ang carrier natin, PVC, so matibay, maalat yung isda, so wala siyang kalawang, hindi kakalawangin sa mga katulid, rush proof. Okay, punta naman tayo ngayon kapag may angkas. Ang advantage nito mga katoto. Pumangkin ko yan. O, diba? Ngayon, safe na safe sila mga katoto. Bakit ka mo? Matibay kasi yung inuupuan eh. Hindi gaya ng nangyari sa kahoy. May tendency yan na mag-clog eh. Mabali. Diba? Diba? May mga pako yan eh. Bandikit. Pwedeng maging mapinsala yung bat nila, matusok. So, hindi sila secure sa madaling salita. Okay? Ngayon,
kung mag-jowa yung dalawa na to, halimbawa ako mag-jowa, siyempre, nakakapit yung bisig sa bisig niya, nasa loob yung loved ones niya, so care na care sa bisig. So, ibig sabihin, secure na secure siya. Diba? Tsaka sweet pa yung dating. Paano masabi? Tinatanong ko nga, ay nag-droga. Yan ang kagandahan yan. Tsaka, hindi kagaya ng bakal na kinakalawang at tsaka mabigat, pero siya, tama lang yung bigat niya. Bukod sa matibay, pang lifetime service pa. Okay mga katotoo, ngayon, kung gusto nyong gumawa, panoorin nyo lang po yung vlog namin ito. Sana may napulutan po kayong karagdagang kalaman dito sa vlog namin ito. Ngayon, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Bagamat libre, wala pong bayad yan. At sa oras na to, mag-shoutout yung dalawang pamangin ko. Mag-shoutout na kayo habang may oras pa. Shoutout po sa nanay ko na si Christina, sa kuya ko pong si Adrian, at sa tatay ko pong si Ali. At ikaw naman, Ira. Shoutout po sa nanay ko si Irene, at sa kapatid at tatay ko pong si Dita, at sa dalawa ko pong kuya, si kuya pong at si kuya Mac. At dito na po magtatapos ang aming vlog. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. At mag-ingat po kayo. Sana lagi po kayong nasa mabuting kalagayan. Diyos!